But hindi po ako tumigil eh. Because I have a dream. My dream is really to provide money, food, education, shelter to my family. That was my goal. Hindi po ako nagpatigil. Welcome to Peace Abilities here in CBRC.tv. I'm your host, Arman Benko of the Palaico Foundation and KSK SMP Co-op. Magandang araw sa inyo lahat. San man kayo sa mundo nanonood, this is the new medium, the new TV, the new way of broadcasting, CBRC.tv, the virtual space of the future today. Ngayon na. Ang mga Pinoy, generally, food lovers. Most of the time, ano ang gawa natin, mga Pinoy? Kumain. 3 meals, morning snacks, afternoon snacks, tapos may midnight snack pa. May mga chicherya pa yan on the side. At nako, maraming beses pang, o pagkakataon pa na chicha ng chicha. Tingnan nyo sa paligid. Ha? Iba pa ang kain sa loob ng bahay, ha? Ang daming food carts, restaurants, meron pang mga vending machine, tinda, pagkain din. Lalo na pag hindi naman kamahalan, pero masarap, food businesses, lagi kahit paano, may pandemya o wala, kahit paano, ito ay tatangkilikin. Pero tulad ng kahit anong negosyo, lahat yata ng negosyo, ngayon, apektado ng pandemya. Kasama natin ngayon a very special guest, a very able resource person. And I'm happy and very proud to say he is simply a good friend of mine. Almost a brother-like relationship with this person. He has gone or worn many hats, designation, nasa consultant din yan sa Department of Trade and Industry. Pero hindi niya alam. Alam ko na ang una kong pagkakilala sa kanya, professor yan sa Ateneo, ha? Ateneo CCE. Nag-attend pa ako niyan, hindi niya alam. Ngayon ko lang ibubulgar o aaminin sa kanya, nakapag-attend pa ako ng isang session niya sa doon sa lumang Ateneo sa Makati. Nag-cutting class nga lang ako, kaya hindi ako nabigyan nung, kaya hindi niya ako naaalala. He was into marketing, advertising, serial entrepreneur. Isa yan sa mga nag-umpisa ng Potato Corner, na involved yan sa iba't ibang produkto, iba't ibang brands. At naging mas malapit kami sa isa't isa nang kami ay nagkasama sa Bitag. Sana naalala ng guest natin, may ginagawa akong grupo nun, Brothers in the Advocacy Group, Bitag. This entrepreneurial advocacy, dito kami talaga nagkasama, nagka-dikit. Halos araw-araw hanggang nung dahil sa Go Negosyo, more than a decade now, dyan lalong napatibay, naparami ang aming pagsasama. Hindi ko napatagalin, let's welcome in Peace Abilities, Doel George Winnicky! Hello, good evening po. Naku, nagulat naman ako doon. Nag-student pala kita, pero nag-drop ka lang. Wow, ano nga? Nakakatawa. Ano yun? Sa Salcedo, strategic Salcedo, IT. Salcedo, yes, yung katapat yung... kaso, yung si Sir George po, ang bait sa una ang dating. Pero, ano, magaling, basta magaling siya na, ano, parang nakikita ko, naku, parang ako to ah. Mukhang loko, mukhang pilyo. Nag-break. Hindi na po ako bumalik. Sabi ko, mamaya, yariin ako nito si George Winnicky. Ito po unang narinig to, George Winnicky. Tapos yung pangalan ng kumpanya nyo, yung kumpanya nyo behind Potato Corner, doon ka pinapakilala noon. Okay. Sir George, welcome pare. Welcome. Yes.
Thank you so much for inviting me. Magandang gabi po sa lahat na nanonood dito sa Peaceability. George Winicky po, at your service. Yes. Alam niyo po, basing-basing tao to, nag-umpisa, miskin na yung Peaceabilities noon sa mainstream TV, na-i-guess ko na po siya, pero doon more specific on My Money Story. Naalala mo, Sir George, kung paano si George Winicky sa kaperahan. Ngayon po, minabuti ko tungkol sa food businesses ngayong pandemya. Wala pong ibang mas tama na tao na kausapin kundi si George Winicky. To my good friend, George Winicky, and yes, talk sir. About food business amidst the pandemic. Yes, sir. So, apektado ka ba? May food business po si George Winicky ever since. Isa ho yan sa mga pioneer. Tanungin na nga kagad diretso, apektado ka ba, pare? Alam ko yung story, pero for the benefit of the audience, baka iniisip nila, baka yan, hindi na ito, magaling kasi. Arman, lahat tayo, lahat siguro nakasama ko sa food industry, lahat tayo mga fellow entrepreneurs, tinamaan talaga itong pandemic na ito. In fact, sabi ko palagi, 2020 is the year of survival. 2020 has taught us how to swim and how to be afloat. Dito po, makikita po natin dito or makikita natin kung sino yung madisiplina na kumpanya. Okay? Siguro po, yung mga nag-survive netong 2020 ay ang kanilang pinahahawakan, yung tinatawag na financial discipline nila. Okay? So, yun po, siguro kasi tinitignan ko po, pare-pareho naman po kami ng mga kasama ko sa industriya. Kaya lang po, ang kaibahan lang po siguro, at mas maingat po kaming humawak ng pera. Sabi ko nga, frugal. Frugal po, kasi galing po tayo sa failure, no? So, pag galing ka sa failure, pag medyo umaangat-angat ka na ng konti, medyo maingat ka na sa mga galaw mo. Kaya, maswerte po, maswerte. We have survived 2020. Sabi ko nga, 2021 is the year of rebuilding. We are now preparing to rebuild our company. I'm hoping and praying na sana wag na tumaas ulit ang mga kaso ng COVID-19 para hindi tayo magkaroon ng third lockdown. Medyo nakakatakot po para sa akin itong third lockdown na to. Actually, yung second lockdown nung March, medyo masakit. Mas masakit pa nga yung March kesa yung March 2020. So, bakit? Bakit, Sir George? Bakit? Bakit mas mahirap yung 2021 strict lockdown compared nung unang strict lockdown nung 2020? Okay, number one kasi, noong 2020, yung nag-umpisa yung lockdown, number one, meron tayong working capital na pang tapal natin, no? Number two, medyo compassionate and understanding pa ang mga suppliers at saka mga landlord natin, no? Pero yung isang taon na hindi naman yata ahaba yung being compassionate. Of course, I'm still praying na compassionate and understanding pa rin sila. So umandar po ang ekonomiya noong latter part ng 2020. Pagkaandar po, maakit na yung momentum, biglang natigil ulit. So natigil, kaya medyo nahirapan tayo doon. At saka nga, sabi ko nga, naubos na yung working capital natin. Yeah. Sir George, ikaw, sa'yo namang galing, saan, ano ba yung mga involvement mo sa mga food businesses? Hindi naman sa pag-aangat ng bangko, hindi sa kung ano pa bang dahilan, para aside from ako, makita nila saan ka nang gagaling. Opo, ako po ay hindi po ako anak ng tycoon. Anak po ako ng ordinaryong parents, no? Ang tatay ko po, nag-umpisa po siya sa San Miguel. He started, graduate po siya ng Lasal. He started in San Miguel as salesman. Salesman ng Coca-Cola yan. Sabi nga niya, dapat pinagpipilian niya, it's either magpapal siya or magsa-San Miguel siya. So apparently, nag-San Miguel siya. Ang may-ari pa huno ng San Miguel, si Andres Soriano. Siguro yung mga bata dito, hindi na kilala kasi Mr. Ang nang kilala at saka Roman Cuanco, no? So si Andres Soriano. So yun ang tatay ko. Typical, nanay ko naman, nagtatrabaho sa Loyola. Siya yung pinakamasayang babae pag may namamatay kasi bibili ng ataol. Di ba? So, saan ba siya? Loyola. Nagtatrabaho. Yung buhay ng nanay ko, agency manager ng Loyola Life Plan. Nagbebenta ng ataol. So, typical middle class family. So, syempre, may mga pangarap tayo. So, may mga gusto, noong araw, mababaw lang kaligayahan mo. Gusto mo lang ng konting kita, pang date.
you know, pang bisita sa girlfriend. Okay. So, nag-uumpisa na ako magnegosyo noon. Marami po akong napasukan. Nagbenta po ako ng trash liners. Hindi pa uso noon dati yung trash liners sa Pilipinas. Ako po, bumibili ng plastic, binibenta ko sa village. Yung girlfriend ko po, which is asawa ko ngayon, meron silang factory ng sapatos sa Marikina. Inaangkop ko po yung inaangkop ko yung sapatos at 50 pesos, 35 pesos. Tapos dinadala ko dito sa village namin sa Makati. So nabibenta ko siya ng 200 pesos. Tapos madalas, kinakatok-katok ko yung mga tita-tita dito, yung mga matrona dito na nagmamadjong. Tapos nagpo-promo pa ako, buy one, take one. Pero hindi nila alam, 35 pesos a pair lang. So 200 pesos ko binibenta, buy one, take one. Tapos pumasok rin po ako sa anti-catlap lock. So there was already a sign na ako'y isang entrepreneur. Okay? Kaya lang po, as I grow old na po, I was faced by challenges. Okay? Nag-asawa po ako ng maaga at the age 18. So ano pakakain ko sa aking pamilya? Siyempre po, nung 80s, marami pong Madam Auring. Ano po yung Madam Auring? Ito po yung mga nanguhulan na, nako, kinasal na maaga yan, hindi magsusurvive ang pamilya yan, nako, kawawa naman yung mga anak yan. So, nung 80s kasi, parang hindi accepted na ikasal ng mga couples ng ganong edad. So, sabi ko nga, pakikita ko sa kanila that I will survive, I will be a successful father to my family. So, namasukan muna ako ng trabaho. Pagkatapos po ako namasukan ng trabaho, parang na-miss ko ulit yung pagka-negosyante, pagbenta-benta ng kung ano-ano. So naisip ko pong magtayo ng isang negosyo. Sa shooting po ako noon, nagsushooting po ako, nagtatrabaho po ako sa advertising agency noon, sa Lintas. Galing po ako Makan, tapos pumunta po ako Lintas. Parang nahihirapan ako, kulang ang sweldo ko, tinatakasan ko minsan yung kinauutangan ko. Minsan sa exit ako, sa fire escape ako dumadaan kasi kulang yung sweldo ko ibabayad. So I'm experiencing pain, no? Mga kaibigan ko, tawag ng tawag sa bahay, labas tayo. Palagi ko sinasabi, may sakit ako. Tatawag siya ulit next week, may sakit ako. Tatawag ako the next week, sabihin niya, may sakit. Sabi niya, dadalhin ako sa ospital dahil tatlong linggo ka nang may sakit. Pero umiiwas lang po ako kasi wala akong pera. So sabi ko, this is already a psychological pain. Which, ano bang reaction ng mga tao sa mga psychological pain, di ba? You have to look for remedy. Sabi ko, siguro hanap ako ng isang pagkakitaan ko na pwede sa pamilya ko. So, dito ko po naisip yung potato corner. Naisip ko po yung potato corner habang nakausap ko po si Mr. Tilibano. Isa ko siyang modelo sa close-up commercial namin noon, Arpan. Shooting kami. Pare, pumasok siya sa shooting place namin. Naka-light ace, gooseneck, cellphone. Sabi ko, ba anong ginagawa na to? Ingit na ingit ako kasi gooseneck, tapos naka mugs na ano, mini light. Naalala mo yun? Mini light na mugs. Oh, mini light. Mulilit. Sabi ko, okay to ah. Mga gusto ko, meron lang siya. Tinanong ko anong ginagawa niya. Sabi niya, may negosyo siya, flavored popcorn. I was inspired, sabi niya. Tapos tinanong ko, anong brand ng flavored popcorn mo? George Popcorn. Sabi ko, ba? Parang senyales. Oh. Tapos tinanong ko, sino yung George? Aso niya. Aso niya, German Shepherd. Okay. So again, I was inspired. Immediately after the shooting, tinawagan ko yung late partner ko, si Danilo Bermejo. Sabi ko, Dan, negosyo tayo. Sabi niya, bakit tayo magne-negosyo na naman tayo? Yung pinasukan natin negosyo, nasunog. Prior kasi sa flavored french fries na negosyo, nagtayo ako ng studio rental. Oo, nire-rent ko siya, Arman, ng 10,000. Tapos pinare-rent ko sa mga production houses, okay, ng isang araw, 12,000. Pa nag-exit pa ng 12 hours, automatic another 12,000 yun. Di ba, napakagandang negosyo. At that time, well, may demand na mga warehouse studios sa Makati. So nakakuha ako sa Baktikan. Kaya lang, hindi ko talaga alam yung meaning ng fire insurance. Hindi ko siya nalagyan ng fire insurance. Nasunog po! Nasunog! Nako, galit na galit yung landlord ko. Talagang may nagkaroon lang ng aksidente, electrical wiring. Tapos yun, but hindi po ako tumigil eh. Because I have a dream.
my dream is really to provide provide money, food, education, shelter to my family. That was my goal. Hindi po ako nagpatigil. Yun ba yung sinasabi mong psychological pain na ginagamot mo? Opo, opo. Yun po. Tapos kinausap ko si best friend ko na well, patay na siya ngayon. Okay. So kinausap ko siya. So sabi niya, sige, let's go for it. So yun na po. Nabuo po kami. Kami yung dalawa muna ni Danny Bermeo. Nag-meeting. Kaya lang, marami kami challenges along the way. Paano ba sa tayo hihiram ng pera para itayo yun? So sabi ko, bakit hindi natin imbitahin yung kaibigan kong modelo, si Mr. Montelibano? Tapos naging tatlo kami, every Friday lang po kami nagmi-meeting noon, every Friday, kasi nagtatrabaho po kami lahat. Pagkatapos po noon, ando na kami sa kalagitnaan ng planning, tinanong namin, paano ba magluto ng french fries? So sabi niya, meron akong brother-in-law na nagtatrabaho manager sa Wendy's. Eh prior to that, wala na kaming problema kasi yung supply ng french fries, binigay na po sa akin ng father-in-law ko kasi yung father-in-law ko used to work for Central Bank. Siya po ang in-charge director ng import-export department ng Central Bank. So lahat po na nagpapasok ng imported french fries, eh contact niya. Sinulatan niya rin ang SM na bigyan ako ng isang space. Ang kulang na lang namin, paano magluto ng french fries. Doon po nabuo yung Quattro Food and Resources, yung Potato Corner. Then the rest is history na po. The rest is history. Na-involve ka pa sa mga susunod, puro pagkain, di ba? Opo. Ano yung mga ibang na-involve ka? Actually, pagkatapos po ng Life After Potato Corner, sabi ko, ayoko na muna. Magtuturo na lang po ako. Kaya lang may kakulangan. May kakulangan. May mga, I'm looking for something. Natuturo ako ng pagninegosyo, pero ang tinuturo ko is my past. Ang tinuturo ko is the history of my ex business. And at the same time, narinig ko po ang mga aking mga anak, nag-uusap sila na hindi nila alam, narinig ko sila. Sabi nila, bakit kaya binienta ni tatay o ni daddy ang Potato Corner? Again, I felt the pain again. So sabi ko, sakit nun ah. Parang mali yata ako nun. Which I admit, medyo may mali tayo dun. Kaya lang sabi ko, that pain na narinig ko became my motivational tool to create a new one. A new one na kasama ko na sila. So, nag-promise ako sa mga anak ko, bahala ako sa inyo. Gagawa ako ng something, nakasama na tayo. Imagine, kayo, iiwan ko sa inyo yan. And people will talk about it. People will like it. People will buy it. Of course, wala akong kasagaruduhan noon dahil hindi ko pa alam yung future. Yun lang ang binitawan kong promise sa mga anak ko. And awa naman ng Diyos, I was able to bounce back. So I have proven, panagtuturo ako ngayon, na ma-prove ko sa mga tinuturoan ko na pwede kang bumangon sa failure mo. Okay? Doon sa mga ngayon, anong produkto, anong pagkain, anong negosyo? Opo, Tokyo Tempura po, noong 2012 po, natayo ko po yun. Yan, no? Yan ba yun? Yan? Opo, yan po yun. So, kung tatanungin ka, Sir George, ano yung Tokyo Tempura at bakit yan ang pinasok mo? Aside dun sa gusto mong meron kang proof of concept sa mga tinuturuan mo. Opo, actually, bakit tempura? The reason why tempura is number one, mahilig kasi ako mag-create ng negosyo. Mahilig ako mag-tweak ng negosyo and my expertise talaga po is product development and business development. Nakita ko po na pag pumapunta tayo sa mga buffet, lahat ng tao, yan ang kinakain palagi. Diba pag may buffet? Magbabayad ka pa sa waiter eh. Bibigyan mo yung 30 pesos para sabihin, pag andyan na yan na karoon na refill, dalan mo ako sa lamesa. Diba? Okay. So nakita ko yun. And people, Filipinos, they love tempura. When you go inside a Japanese restaurant, kahit ramen restaurant yun, hahanap ka pa ng tempura. Kaya lang, the problem is, meron silang irritants. Ano yung irritants nila? Mahal ang tempura. Okay. Bago nagkaroon ng Tokyo Tempura, if you want to buy a tempura in a Japanese restaurant, that's about 400 pesos for 4 pieces.
Mahal, so, ano? Oh, what I did, I gave a solution to the market. Murang tempura kami. So yun po ang susi namin na mapahamahal sa amin ang maming mga customer, the market. That is our strategy, okay, to penetrate the market, yung aming pricing. At the same time, nilabanan po namin yung tradisyon. Kasi you only eat tempura in a Japanese restaurant, you only eat tempura inside a fancy restaurant. So ang ginawa namin, ang tempura available for everyone. Diba? Dalawang meaning yun. Everyone at saka lahat ng Pilipino. So, dun po nangyari po yun. Doon, nag-evolve ang tempura namin. Eh, parang nakakasawa kung pareho lang tempura. Of course. Ito, nakikita namin, iba't ibang tempura ang ginawa mo. Opo. Ang ginawa po namin, noong 2012, we did not stop innovating. Alam mo, Arman, ang kalaban ng innovation is success. Kalaban ng innovation po yung success. Kasi when we launched that, we were very successful. But we did not stop innovating and improving our product. So nag-introduce kami ng iba-ibang klase ng tempura. Nag-introduce rin kami ng mga glazed tempura, flavored tempura. So continuous po, meron pa rin kami tempura with toppings, etc. So continuous. So yun ang aming ginawa dyan. Until now, we're still innovating. Swerte nga kami. Noong 2017 po, nanalo po ang Tokyo Tempura na Agora. Agora Award po. So, iba't ibang tempura. Talagang yung binanggit mo kanina, I was taking note kaya ako na tigagil. Innovation or innovating, miski na nagtagumpay ka na doon sa unang saltada ng Tokyo Tempura, kailangan talaga mag-innovate, no? Opo. Kailangan ng merong pag-aalok ng something new. Opo. Kung si katulad po ng network war yan, bago nagsarado po ang ABS-CBN, di ba, develop sila ng develop na mga stars nila, di ba? Hindi naman forever si megastar magiging megastar, di ba? So kailangan meron ka palaging ginagawa, okay? Tulad po ni Michael Jordan, di ba, era natin si Michael Jordan, the best basketball player in the whole world for us is Michael Jordan. But after a few years, dumating na si Steve Kerr, di ba? Dumating na si LeBron James, di ba? So again, where is Michael Jordan? Okay, para naman sa mga kaedad natin, Jaworski, Atoy ko, after Atoy ko, saan na? Patrimonyo. So you need to develop more stars in your company. Sir George! Uy! Sir George! Ang galing yan! Eh, kinunchaba ko si Jan Concepcion, yung bata mo. Dapat libre yan. Para pakita ko sa mga nanonood sa Peaceabilities, ako po, di ba Sir George, baka sabihin nila bole. Ito si Sir George, basta mayroong bagong produkto yan, order kagad ako. Kasi subok ko ni. Mura, yes, mura. Eh, lalo na ngayon, gipit tayo sa pera. Hanap tayo ng mura. Pero never compromised. Never compromised. Eh, inayos pa nila eh. Ito, kinakamay kutan talaga to. Never compromised. Ang sarap. Quality. Tunog na tunog pa yung nutong. Nung tutunog pa, Yung nutong. Pakita mo yung laban. Nutong. May laban yan. May laban. Totong hipon. Ang laki. Hindi po heavy ang nasa loob. Sulit na sulit. Sarap. Presyo. So, alam niyo na nangyayari pag 7:30. Para makasubo ako, nasa ang programa ba kayo?